pag-uusapan namin itong cabinet namin dito sa may lutuan. Oh my God. Kasi guys, kung mapapansin nyo is... Another space? Nagkaganyan na guys, oh. Tapos ito is... Wala na. Pangit na. Tapos ayan, nasira na siya guys. Sira na. Naglalamat lang. Yan, guys. Tapos ito rin, ayan, nagkaganito na. Ayan, ayan siya. Ayan. At ganito rin yung mga sumunod guys. Ganyan din yung mga sumunod. Ayan, nasira na. Sira na siya eh. Sira na siya guys. Iisip ko yung mga cabinet dito guys. Ang bibigat guys kasi mga ano to babasagin. Ayan, babasagin yan. Tapos andito lahat din ng plato. Ayan, babasagin pero hindi naman lahat to ginagamit. So iniisip ko guys is bumili ng extra cabinet tapos ilalagay yung mga hindi ginagamit. Kasi natatakot ako na. Pero ginawa ito para dito talaga guys. Matibay talaga. Pero... kahit pa paano, syempre, di ba, dapat mag-ingat. At, yun nga yung sinasabi ko, nabibila ko ng cabinet dahil papalitan ito kung sakali, guys. Yan, papalitan yan, guys. At, yan, hindi na, luma na to eh. Although maganda siya, sinusukat ko kasi, guys, yung magmula dyan sa dulo hanggang doon or doon. Para kung sakaling may cabinet guys, titingnan namin kung gaano siya kalaki at gaano kahaba. Para kung sakali, alam namin kung gaano kalaki bibili namin cabinet ba na paglalagay dito guys. Sabi ni Habi, nilagay daw niya yan. Tapos kung sakali, tatanggalin din pala. Sabi ko nga, walang permanente sa bundo. Nothing is permanent. Nag-aayos lang pala ako ngayon dahil pupunta kami sa city. At yeah, sa IKEA guys. At titingin kami ng, yun nga, yung pampalit. Kung may makikita kami ng cabinet na lagay ng ibang mga plato-plato namin para maiwasan yung pagguhon sa kitchen namin. At titingnan namin kung may makikita kami yung pampalit dun sa... dahil natatanggal na guys yung mga pintura ba dun sa mga cabinet namin sa kitchen. Di ko alam kung naiinitan or what, basta... titingin kami at yeah, samahan nyo kami. At maulan dito ngayon kaya medyo aligaga ako na mag-drive. Pero kailangan eh, ito lang yung nakita namin na parang free namin na kasama si Papa rin. Tawa dahil itong kilay na to ayaw makisama guys. Di ko alam, ganun din ba kayo guys na naman ko tuwi na lang may lakad. Hindi nakikisama ang kilay, nag-iinarte. Mga bes, ang kilay. Sa bahay, kadarating lang namin and mamaya samahan nyo akong i-haul yung mga pinamili namin sa yan, IKEA. Konti lang naman ito guys, pero before that tulungan nyo muna akong mag-ayos ng kurtina dahil papalitan ko na to after how many months ba yun? 2 or 3 months na yata. At ang gagamitin ko is itong binili namin before sa, I think sa kid yata yun guys, or princess, basta nakalimutan ko na. May mga nagsasabi sa inyo guys na maganda daw itong kurtina na to. I think pinabili ko ito guys sa Pilipinas. Hindi ko lang alam kung binili ito sa Divisoria guys. Just comment guys kung sa Divisoria ba ito nabibili. Pero yeah, maganda naman siya. Manipis nga lang guys. Kaya... hindi siya po pwede yung talagang parang blackout curtain na sinasabi. Manipis lang siya guys. Ayan o. Manipis. Ayan. Pero maganda. May pinabili pa ako eh. Isang blue na parang
may flowers. Basta hindi ko lang alam kung nasaan na yun. Philippines ito, guys. Hanggat maaari, ayoko nga na ng cortina kasi tamad akong maglaba-laba at magpalit-palit. Kaya sabi ko nga, mas gusto ko yung lamel, yung parang blinds ba yun, guys? Vertical blinds ba yun? May tulad nung nasa living room namin sa salas. Kaya, yan, eh, ito, talagang magpapalit from time to time, guys. Kaya, umpisa na natin! At nakabili na nga pala kami, guys, ng cabinet para ilalagay... Mamaya, ipapakita ko sa inyo. Yan, nabili namin sa IKEA. At sabi, in 2 weeks time, doon pa lang nila, guys, i-deliver. Pero mas okay na yun kaysa wala namang hinihintay. At tamang-tama ito, guys, dito sa taas kasi mahiksi lang ito. At mas maganda yung may mga ganyan, no? Ganyan yung ano niya. Sabitan. So guys, kukunin ko pa yung isa kasi hindi siya... Kung makikita nyo, may awang pa rito. Ayan. At may awang pa rin doon. Pero, hindi ko alam kung oo. Masyadong bitin kung isa lang. Kaya, kukunin natin guys yung isa pang kurtina. At saka hanggang dyan lang siya, guys, oh. Ayan, kaya maganda. Ayan guys, at kinuha ko pa tong isa. Ayan siya. At ikabit na natin ulit. Kala ko sakto na isa, hindi pa pala. Ayan. Magaganda itong mga blackout curtain guys, kasi hindi siya talaga tatagusan ng liwanag. Pero itong kurtina na nabili namin, itong curtain, hindi siya 100% na blackout curtain talaga. Kita pa rin yung liwanag, guys. Kasi may napanood ako noon kay Sis Lace Vlog. Sa kanya ko nalaman yung blackout curtain na yan. At, yeah, sinerch ko. At yun nga yun, maganda. Wala naman kasi ako alam sa mga ganyan-ganyan. Kaya malaki talaga yung natutulong ng YouTube, guys, no? Kahit... At ikakabit natin ito, guys. Hindi ko lang alam kung paano. Tapos na... Yan siya. At ang gagawin na lang doon ni Papa is ikakabit yung katulad noon. Ganito, guys. Ito. Since na hindi ko guys alam yung pagbalik, yeah, siya na lang, si Papa na lang magbalik. Mag-haul muna tayo. Just wait a minute guys. Ngayon ipapakita ko lang sa inyo sandali yung mga pinamili namin nung nagpunta kami sa IKEA kanina. Let's do a haul guys. Matagal-tagal na rin yata ako hindi nakakagawa ng haul or if I'm not mistaken, couple of weeks ago. Yeah, and meron akong dalawang... paper bag dito guys, pero hindi naman punong-puno ito. Konti lang. So, gusto ko lang i-share sa inyo. First, bumili kami ng dalawang ganito, plastic na lagayan. Yeah. Iniisip ko lagyan ng cereals o kaya ng mga pasta guys, para hindi nakalagay na lang sa plastic na lagayan. Kasi once na nabuksan yung plastic na halimbawa yung mga cereals, yung mga pasta, natatapon guys. So, meron silang sariling container. Yan, bumili ako. Dalawa. Mm-hmm. And then, bumili rin ako guys ng mga ganito. Hindi ko lang alam kung ano ang tawag dito. Basta para siyang pang decor guys. Sa, saan ba? Papakita ko sa inyo. Yan. Bumili rin pala kami guys ng vase. Ayan, bumili si Papa ng vase para halimbawa may mga bulaklak para dito na lang ilalagay. So, halimbawa may malaking ganito guys, pwedeng ilagay halimbawa ito. So, nakalagay siya sa loob guys. Parang ganyan. Basta,
Nakaganyan guys sa loob. So nakaganyan siya. Ayan. Pwede siyang panglagay sa mga ganito, sa mga transparent na mga lalagyan guys. So ito pang decorate. Bumila ko ng isa, dalawa, tatlo. At ang isa nito is nasa 35 Norwegian kroner yata guys. Isang pack nito is 35 yata. Pumili rin kami guys ng ito, table napkin. Yan siya guys. And bumili rin si Papa ng anong bang tawag dito? Nakalagay pa Hendrik. Ayan guys. Ayan, Hendrik. Pangalan pa ng anak namin. Napkin holder guys. Ayan siya. Para siyang ganyan guys. Ayan, ganyan. Ayan. So bumili kami ng ganyan. Ayan. Ito para sa basura. Ayan. Para sa basura, bumili kami dalawa. Lagi namin kailangan dahil malakas kami sa magtapo ng mga basura. So, kailangan namin meron mga ganun, may mga plastic. Pumili kami guys ng, eto, lagayan to, parang strainer guys. Or lagayan ba ng mga brush, ng mga sponge pag mag-uurong. Pinapatong ito guys sa may lababo. Ayan, ganyan siya guys. Yan, plastic ito guys. Kasi meron doon parang style stainless or something like that. Pero feeling ko hindi siya magfi-fit sa sink namin, sa lababo. So, ito na lang yung binili namin ni Papa. Yan. And the last, yeah. Ito guys, receipt lang to. Receipt ito ng binili namin na cabinet sa IKEA. So, pag dumating na yon at na assemble na ni Papa, ipapakita ko sa inyo guys. Pero as of now, maghihintay kami ng I think 2 weeks para i-deliver nila yon. At yeah, lahat ng napamili namin guys, it costs, yeah, nakalagay is 5,450 Norwegian kroner. Lahat-lahat guys. Kasi, yeah, medyo napalaki dun sa cabinet dahil nasa 4,000 plus yung cabinet plus yung service pa nila is nasa 1,330 Norwegian kroner. So, yeah, mga mura yung mga gamit sa IKEA, pero once na pina-deliver mo, doon sila kakain. Kakain ng pera mo. Doon sila babawi kasi mahal talaga ang delivery. Kaya as much as possible, kung bibili ka sa IKEA, talaga maramihan na para yung delivery is makatipid ka, diba? Mas, yeah. Yun lang guys. So, lahat-lahat is 5,450 Norwegian kroner. Lahat ng napamili namin. Lahat-lahat guys is nasa 5,400 Norwegian kroner lahat guys yung napamili namin sa IKEA. Yun lang guys. At yeah, yung sa cabinet guys is matagal ko na talagang gustong bumili ng cabinet. Wala lang pera, walang pambili. Pero since na medyo nagkaroon ng extra, kaya napilitan din kami bumili. At saka medyo nagwa-worry na rin ako dahil baka bumagsak na lang one of these days yung cabinet dahil sa bigat ng mga plato-plato, eh hindi naman lahat yung ginagamit. So, sa cabinet, yung nasira guys, ang sabi sa IKEA is wala na silang ganung klase at ang sabi is pinturahan na lang daw. So, titingnan natin kung ano magagawa ni Papa doon, kaya lang medyo 50-50 yung naiisip ko, baka hindi magawa or baka kumbaga sa balat may peklat na, diba? So, sana magawa ng paraan ni Papa. Magaling naman si Papa sa mga ganun. Kaya, yun lang guys. Yun lang yung mga napamili namin from IKEA. At sana nakakapagbigay ako ng idea sa inyo yung mga gamit na pwedeng bilhin sa IKEA dito sa please namin. I hope you enjoy watching this haul guys, and I will see you in my next haul. Bye bye. See you soon.